Tiniyak ng Davao Region Police Office na tatalima sila sa kahit anong investigasyon kung nais operasyon ng mga pulis sa KOJC compound. Ayon sa Police Regional Office 11, handa silang magbigay ng komprehensibong impormasyon si Jason Amisola sa PTV ng PTV Davao sa detalye live. Rise and shine sa iyo, Audrey. Nakahanda ang Police Regional Office 11 o PR 11 sa kahit anong gagawing hearing o investigasyon kaugnay ng paghahanap pa rin nila kay Kingdom of Jesus Christ o KOJC Church Leader Pastor Apollo Kiboloy. Ito ay kaugnay sa gagawing ocular inspection at public hearing ng Senado tungkol sa operasyon ng Philippine National Police sa KOJC. Ayon kay PR 11 spokesperson, Police Major Catherine Del Rey, handa silang magbigay ng komprehensibong impormasyon, gayon din ang buong kooperasyon nila sa Senado. Humingi din ang PNP ng pag-unawa at suporta sa mangunguna sa nasabing investigasyon. Nakatakdang gawin ang inspeksyon ngayong September 6, araw ng Biyernes na pangungunahan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ilang mga senador din mula sa Committees on Justice and Human Rights at Public Order and Dangerous Drugs ang inaasahang dadalo. Our goal is to ensure transparency and accountability in all aspects of our operations. Audrey, sa 12th araw ng pagsisilbi ng warrant of arrest ng Philippine National Police dito sa KOJC compound ay hindi pa rin nakikita si Pastor Apollo Kiboloy at itong mga kasamahan niyang akusado. Habang sa pagmamatyag din ng PTV News Team ay simula kagabi hanggang ngayong oras na ito ay nananatiling mapayapa ang labas ng KOJC compound. Pero Audrey, kaninang madaling araw ay anya may na monitor ang ilang miyembro ng KOJC na nagmamasa sa loob ng compound na particularmente doon sa area na pinuntahan ni KOJC Legal Counsel Attorney Israel Titorion kasama ang mga media kahapon na kung saan sila ay hinarangan ng ilang mga personahe ng Philippine National Police. Pero ang impormasyon na yan ay ating ikukumpirmahin mismo mula sa PNP. Yan na muna ang latest mula rito sa Davao City, Jason Amisola para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Dagang salamat, Jason Amisola.